So ayan, at ayun na nga, may bagong MMORPG na naman po tayong titikman, itong Aurora Kingdom 2. At ayan po, bala at granada para sa inyong palaging sumusuporta. At ayan na nga mga lodi, soft launch niya today April 11. At ayan, character selection tayo mga lodi, ang ganda naman. So una po ay itong Shinobi or Assassin. Tapos sunod naman po itong Dragoon, itong naka-gold na armor. Tapos itong Elementalists na napakaganda at sexy. Grabe may biglang tumayo. Wow! And lastly, ayan, napaka-cute. Wow! So lahat naman ay non-gender lock maliban lang po dito sa loli natin or itong sinimpyong ranger natin. So pagdating sa character customization po natin ay 5x5 po siya, tapos yung sumunod naman po ay ayan, at madami din po. OMG may pakpak, oh yeah! Tapos ayan mga lodi, hayop ang lupit, may skill preview din po. Umpisa pa lang may idea ka na sa skills nila. Tapos ayan mga lodi, ito na at ayan, naiikot po natin yung camera view natin, na zoom in, and zoom out, so ayan okay na okay ang view mga lodi. Tapos kubiin natin itong settings natin mga lodi, tapos isagad natin sa pinakamataas na graphics para malupit at astig. Tapos ayan, sunod lang tayo sa quest mga lodi, rescue natin itong lalaki na nadaganan nitong pushcart. Grabe bigat na bigat sa pushcart yung lalaki. Tapos ayan, level up tayo. May bagong skill pa tayo. Tapos ayan, patay-patay pero lagpasan na po natin ito. Tapos ayan, nandito na tayo sa madaming tao mga lodi. So ayan, ang mahiwagang kamay, autopathing is there, at ayun, haya-hayang buhay. Tapos punta tayo ng inventory at isuot ang pana, at ayan. Tapos itong Eidolon namang mga lodi, ito yung makakasama mo, parang kapartner ba, at madami po yan mga lodi, mamaya dadami po yan, magkakasquad tayo. Ayan siya mga lodi, yung isa sa mga Eidolon natin, sila yun na. Tapos ito na, yung puting uta natin. So itong tupa na ito ay ang pinakauna nating masasakyan dito mga lodi. Tapos ayan, daily rewards pampagana sa pang-araw-araw. So ito yung sinasabi kong Eidolon mga lodi, ayan. So kada required level ay madadagdagan tayo ng ganyan at isaman lang natin. Tapos mamaya magkakaroon pa tayo ng ganito sa ibang paraan. Tapos pag pinindot mo sa pangalan mo, ay ito ang lalabas, so ayan at ayun na nga. At ayan po mga lodi, grabe yung cute-cute talaga. Tapos ayan, nandito na naman yung mahiwagang kamay mga lodi, pag pinindot mo yan ay mag-skill yung Eidolon natin, ultimate skill yata. At ayan, diba ang ganda, mamaya subukan naman natin yung ganyan nung iba pang mga Eidolon. Tapos sa Eidolon mga lodi may tinatawag na interaction dito, pag tama ang sagot mo ay may dagdag stat sa iyo. At ayan. Tapos biglang gulat ko at lumipad yung character ko, so itong pindutan na parang paa pala ay para pala makalipad ang character mo. Automatic na siyang lumilipad or sumasakay sa tupa or any mount na meron kapag naka-auto quest ka. Ang ganda-ganda at ang cute-cute rin ng graphics nitong game na to. Ang sarap-sarap laruin at hindi useless yung pack-pack nilang costume dito, kasi pwede ka talagang lumipad. Tapos ayan, punta tayo backpack mga lodi, mag-fortify po tayo or mag-upgrade ng mga gamit, weapon at armor. So ayan, ganyan lang mag-upgrade dito. At ayan, power up mga lodi, so power base tayo mga lodi. Maraming chapter dito mga boss, kada matatapos ninyo ay may reward kayong matatanggap. At ayan na nga. So pag pinindot ninyo ang power up, lalabas dyan yung kailangan ninyong gawin pang dagdag ng power tulad nitong Book of Ramayan. Gawin mo lang dito ay i-record all mo lang, at ayan.
Tapos ang problema. Tapos ayan, may title din tayo dito mga lodi. So dagdag pogi points din ito mga lodi. Tapos yung mga rewards sa achievements mga boss, baka malimutan ninyo, sayang din yan. So may party-party tayo dito. Tapos yung sa rankings naman ay ito naman. So mayroon sa dungeon, sa guild, sa world match, ang dami. Tapos ito naman yung itsura ng map nila. May world, may continent at may region. Tapos makikita mo yung NPC nila at mga monster. So ayan mga lodi, quest muna tayo. Pasensya na at sinisipagan natin sa pagpapaliwanag. Gusto ko lang kasi na magkaroon kayo ng konting kaalaman or background sa mga laro na nire-review natin. Hindi yung puro lang tayo sa kalokohan. Minsan-minsan lang naman ito mga lodi. Ito naman mga lodi yung sa talent ng character natin. So dagdag power din yan, and skills na din yata. So lalaktaw na tayo ng mga ilang level mga lodi. Ay teka lang, yung sa skills pa pala. So pindutin mo lang yung train para mag-level up skills mo. Tapos yung sa guild naman, sali tayo. Tapos ayan. So dito sa guild magsa-sign in ka lang, tapos may guild quest din dito mga lodi. Usapang wings naman, pwede ka makakuha sa gacha kaso magta-top up ka nga lang, or pwede ka din naman makapag-craft ng mga costume tulad ng wings. So pupunta tayo sa guild base mga lodi. So ayan mga lodi, ito yung itsura ng guild base natin. Grabe ang laki no. Maganda dito kasi may lighthouse na may dagat at ship pa. OMG. Pwede rin tayo mang isda dito mga lodi. Mamaya tignan natin sa event kung saan at kailan pwede. So ito yung bigay sa atin na Eidolon gacha ticket. So isa ito sa mga paraan para makakuha tayo ng Eidolon. Parehas din ito doon kung paano makakuha ng wings. Magkaiba lang ng ticket na kailangan. At ayan. So ito mga lodi yung next features nila. Madami pa nakaabang dito na mga ayon ayan. So may fishing nga dito. Kaso hindi pa pala pwede nga ayon. So ayan, kunin na natin dragon natin. Tapos isama na natin. Tapos itong mga Eidolon dito, wag ninyo kalimutan i-upgrade. Baka kagatin kayo ng mga yan. Yung evolve, hayaan na lang natin yan, wala kasi tayo ng requirements. So ganito naman paano mag-arrange ng mga Eidolon. Ayan ayun, i-drag lang po ninyo sa arrangement na gusto ninyo. Ganyan lang po, at ayan. At ayan ang laki mga lodi, oh yeah, I have a dragon. So ayan, ito po yung sa event natin mga lodi. So dito ninyo makikita na ang dami po ditong mga activities. Ayan, may territory war, may arena na player versus player at madami pang iba. So pupunta tayo sa dungeon mga lodi. So sa dungeon at iba pang mga nasa event ay may kanya-kanya pong mga oras, pati territory war may oras din po. So ayan mga lodi, madami tao. Tapos dito mga lodi ay gagawa po tayo ng sarili nating party para makapagsimula na po tayo. So kung wala ka makaparty na tao ay pwede ka naman kumuha ng mga mercenaries or mga AI. Pero, ngunit subalit, AI lang sila mga lodi. Hindi rin maganda kasama kasi hindi naman sila nag-re-revive ng kusa nila. Parang tulad po nito ayan, patay lahat sila, hindi na bumabangon. So kaya maganda kung tao talaga ang iyo pong mga kasama at hindi AI. So ano ang gagawin natin? Ayan, mag-leave tayo sa mga AI natin na mga kapartis at humanap ng mga totoong tao na ating makakaparty. At ayan, mag-join party lang po tayo. At ayan na nga mga lodi, so kailangan or mas maganda talaga na tao ang iyong mga kaparty at hindi AI. Mag-AI ka lang talaga pag wala nang mahanap na tao. So ayan mga lodi, panoorin na lang ninyo itong dungeon gameplay natin. So kada oras yan mga lodi, iba-ibang mga activities yan. Tulad din nung territory war and yung arena. So ayan at ayun na nga. Sana may kaunti kayong natutunan dito sa buwakan ng NA na video na ito. So ayan, sa wakas at nagbuwakan ng NA din tayo ulit. So ayan.